Amen, amen. Good morning po sa ating lahat and once again, welcome po sa ating program. Sa umaga pong ito, ito po ang The Key to Success, The Key for Your Growth from the Word of God. At muli, salamat po sa Panginoon na tayo po iligsama-sama sa programa na kung saan katuwang ng ating paglago espiritual. At salamat po na we have a great time na pinagkalob sa atin ng Panginoon ngayong umaga. At muli, tayo po ay tuloy-tuloy na makipag-aralan ng salita po ng Diyos. At maraming salamat po sa lahat ng ating mga viewers this morning. Good morning po kay Nanay Raquel Rinos and kay Mama Sonia Orculio. Good morning po sa lahat ng ating po mga taga-subaybay at naka-tune in ngayon sa ating programa. Ano po? At salamat po na tayo po ay may pagkakataon muli na makapakinig at makapag-aral ng salita po ng Diyos at I hope na tayo po ay handa na po. Amen? Alright, so ngayon po ay magbabasa po tayo ng ating Bible reading. Ngayon po ay July 22. So ang babasahin po natin is in Proverbs chapter number 22. Okay, kung nandiyan na, kung meron na kayong Bible na nakahanda, ay magbabasa na po tayo. Proverbs chapter number 22. Okay. Kung nandiyan na po kayo, tayo na po ay magbabasa po ng ating Bible. Alright? Proverbs chapter number 22 of your Bible, please. So kung nandiyan na po kayo, let's read. The Bible says, "A good name is rather to be chosen than great riches and loving favor rather than silver and gold. The rich and poor meet together. The Lord is the maker of them all. A prudent man foreseeth the evil and hideth himself, but the simple pass on and are punished. By humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. Thorns and snares are in the way of the froward. He that keep his soul shall be far from them. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. The rich ruleth over the poor, and the borrower is servant to the lender. He that soweth iniquity shall reap vanity, and the rod of his anger shall fail." In verse 9, "He that hath a bountiful eye shall be blessed, for he giveth of his bread to the poor. Cast out the scorner, and the contention shall go out, yea, strife and reproach shall cease." In verse 11, "He that loveth pureness of heart, for the grace of his lips the king shall be his friend." In verse number 12, "The eyes of the Lord preserve knowledge, but he overthroweth the words of transgressor. The slothful man saith, there is a lion without, I shall be slain in the streets. The mouth of a strange woman is deep ditch, and he that is abhorred of the Lord shall fall therein. Foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from him." In verse number 16, "He that oppresseth the poor to increase his riches, and he that giveth to the rich shall surely come to want." In verse number 17, "Bow down thine ear and hear the words of the wise, and apply thine heart unto my knowledge. For it is a pleasant thing if thou keep them within thee, they shall with all be fitted within thy lips." In verse number 19, "That thy trust may be in the Lord, I have made known to thee this day, even to thee. Have not I written to thee excellent things in counsels and knowledge, that I make thee know the certainty of the words of truth, that thou mightest answer the words of truth to them that sent unto thee. Rob not the poor because he is poor, neither oppress the afflicted in the gate. For the Lord will plead their cause and spoil the soul of those that spoil them. Make no friendship with an angry man, and with a furious man thou shalt not go, lest thou learn his ways and get a snare unto thy soul. Be not thou one of them that strike hands, or of them that are sureties for debts. If thou hast nothing to pay, why should he take away thy bed from under thee? Remove not the ancient landmark which thy fathers have set." In verse number 29, last verse,
Sabi ng Bible, seest thou a man diligent in his business, he shall stand before kings. He shall not stand before mean men. Alright, yan po ang ating Bible reading sa umagang ito. At mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Good morning po sa ating pong Alright, yan po ang ating Bible reading. So, good morning po sa lahat ng ating mga viewers sa umaga po ito. Good morning po kay Ma'am Sonia, kay Nanay Raquel, yan, kay Sir Alan Valerio. Magandang umaga po. Pagpalang umaga po sa inyo, Sir Alan. Sa Valerio family, maraming salamat. Good morning po. Kay Tatay Panoy. Amen. Tatay Panoy, good morning. At isang mapagpalang umaga sa iyo dyan. At ingat ka dyan sa iyong trabaho. At kung ikaw po ay nanonood ngayon, yung mga kasamahan niyo po dyan sa trabaho, kung makakapag-join din po siya sa inyo, ay it's a great privilege na sila rin po ay makapakinig ng salita ng Diyos. Good morning po sa lahat ng mga katrabaho din at ni Tatay Panoy. And good morning po kay Sir Nardo. Tama ba? Sa Sabado. Baliktad kasi, pero alam ko yan yung tamang pagbasa dyan eh. Sir Nardo Sabado. Ayan. Good morning po. At good morning po, Sir Nardo. Mapagpalang umaga kay Ma'am Reg Orquilla. Maraming salamat. Good morning po. Alright, tayo po ay magsisimula na po at magbubukas po tayo sa panalangin. Let's pray. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat for this great privilege that once again you have given to us this morning to study thy word. And please, O God, please be with us. And Holy Spirit, guide us into all the truths, Panginoon, that nakailangan po namin sa aming pong buhay, Panginoon. At bigyan niyo po kami ng kagalakan habang kami po ay nag-aaral niyo salita. Bigyan niyo po kami ng kaliwanagan, Panginoon. At anuman po matututunan po namin sa umagang po ito ay may-apply po namin sa araw-araw po namin pamumuhay, Panginoon. Salamat po sa mga kapatiran po namin na patuloy pong nagpapahayag ng pag-ibig po sa inyo at ng interest sa inyo pong mga salita. Tunay nga po, Panginoon, that we cannot grow apart from your word. That's why we are here studying your word. And salamat po sa kasaganahan ng iyong salita sa buhay po namin. At manguna po kayo all throughout our program, and please guide me, O God, as I preach and as I deliver your word, and give me wisdom, give me words to say, and guide our internet connection, Panginoon, ang aming pong sound system. Huwag niyo pong hayaan na ito po ay pakialaman ng Diablo upang hindi po makapakinig niyo pong mga anak. Binabalik po namin lahat ng papuri at pasalamat at patawad po sa aming pagkakasala at pagkukulang. Ito po kami samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alright. So ngayon po ay magpapatuloy muna po tayo. Ngayon po ay we will continue our study about witnessing. So nasa lesson number 23 po, pa rin po tayo. And we are studying about the four steps of being a soul winner. Kung paano po natin i-apply yung mga napag-aralan na po nating lesson regarding witnessing, ay kung paano po natin i-apply yung soul winning sa pamamaraan ng salita po ng Diyos. Of course, yung napag-aralan natin, yung step number one is to go, no? I-review ko lang po ng mabilisan para yung gradual na understanding natin sa lesson ay maunawaan po natin. Okay? So, good morning po kay Sir Ivan Mendoza. And good morning po kay Sir Ivan. Alright, good morning po din sa may mga nanonood po sa atin from ating Mother Church. Magandang umaga po, mapagpalang umaga po sa inyo. Alright, so yun. Dito po ay napag-aralan nga po natin yung first step of being a soul winner is to go. Pag sinabing go, is to execute the command. Kasi ang command ng Panginoon sa atin is to go, ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. So yan po yung command sa atin ng Panginoon, is to go. Now, if we will response to the command, ibig sabihin, tayo ay tumugon sa panawagan ng Panginoon. Because Great Commission ay ipinagkatiwala po yun ng Panginoon sa simbahan, sa kanyang iglesia. So kung tayo ay kabahagi sa iglesia ng Panginoon, sa church ng Panginoon, and also
if you are saved this morning, kabilang tayo sa tinalagan ng Panginoon para mangaral ang salita po ng Diyos. And kapag tayo ay tumugon sa panawagan ng Panginoon sa pangangaral ng salita ng Diyos, ay tayo po ay tumutugon sa first step of being a soul winner. Ano po ang kailangan natin unang gawin? Kinakailangan nating tumugon. Let's go to the calling of God in His field, in His harvest. Alright? Alright. By the way, good morning po sa ating mahal na pastor. Good morning, Pastor Rick Belmonte and Ma'am Tang Belmonte. Maraming salamat po. And continue to pray sa kay Ma'am Tang. Ano po? Pag-pray po natin siya. Alright? Ngayon po ay pangalawang step of being a soul winner is to sow. Now, after we obey God's command or God's calling in His field, pagkatapos nating tumugon sa panawagan, ano po ang gagawin po natin pag naandun na tayo sa field or pag nandun na tayo sa sitwasyon na meron na tayong humayo na tayo, anong gagawin natin sa mga tao? Kasi ang field is the area of the mission or the mission field, and then yung harvest, yung mga aanihin ay yung mga tao, yung mga unbelievers. No, sabi ng Panginoon, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Napakalawak po ng ating mission field. Ang kulang po ay mga manggagawa. At I praise God for the past revival na naganap kahapon at ng isang araw, sapagkat it is very successful dahil sa ating pong simbahan ay meron po mga tumugon sa panawagan ng Panginoon. And please pray for them na ito po ay magtuloy-tuloy sa kanilang buhay. Yung decision na kanilang gagawin o ginawa ay hindi po ito by emotion but by intellect and by their conviction. Ano po? At dito nga po, ito po yung panawagan ng Panginoon sa atin na humayo. At pag naandun na tayo, ang kailangan po natin is to sow. Ano ba yung ibig sabihin ng sow? Yung sow po is pagtatanim. Ano po ang itatanim natin? The Bible is always talking about yung word of God is ini-illustrate po yan na seed, no? And the seed na ating pong itatanim o yung punla na itatanim natin is mababasa po natin sa 1 Peter chapter 1 verse number 23 to 25. Yan po ang tawag po diyan is the incorruptible seed. No, yung incorruptible seed na yan na itatanim natin sa buhay ng tao ay yan po ang dapat pong mamunga sa kanilang buhay, no? And the word of God, which represents the seeds and the heart of men, ay yun po yung ground. Doon po natin itatanim yung salita po ng Diyos. Ngayon, ang tanong, paano naman natin ito itatanim? So kung ang plano natin, ang kailangan nating second step of being a soul winner is kailangan natin mag-sow ng seed, which is the word of God. Ano naman po ang paraan paano tayo magtatanim? So kinakailangan bilang isang bago sa pananampalataya o bago sa larangan ng pagsusoul winning, sabi dito sa ating lesson, we must get into the habit of carrying sound gospel tracts within us. Kaya dito po sa church po natin, in-encourage po tayo, lalo na pagka meron tayong mga available na gospel tracts sapagkat ngayon po ay wala pa po tayong stock. Naubos po yung stock ng ating gospel tracts. Ngayon, kung meron po tayong stocks ng gospel po, yung babasahin, ay sanayin po natin na palagi tayong magdala ng gospel track. Kahit saan tayo magpunta, alam niyo po, naging kasanayan po na, naging practice po namin yan. Doon pa lamang po sa ating mother church. Kahit saan po kami magpupunta, dala-dala po namin yung gospel tracts na yan. No? Kahit mamamalengke, no, may dala kaming gospel tracts sa motor, may nakalagay po diyan na gospel tracts sa aming sa bag, may nakalagay na tracts sa Bible, may mga pailan-ilan. Hindi naman in-encourage yung Bible, punuin mo ng gospel tracts, singitan mo lahat. May pailan-ilan, no? At ang importante lang po dito ay yung mindsetting po natin, dala-dala po natin palagi yung ating gospel tracts. And for the reason is para tayo kung anytime na meron tayong pagkakataon na maghayag ng salita ng Diyos, ay meron kagad tayong pang-intro. Alam niyo po yung gospel tracts, the best po yan pang-intro eh. No, kasi minsan hindi natin alam kung paano papasok dun sa tao, kung paano natin ilalatag sa kanya yung ating ibabahagi na salita ng Diyos. So, ang kagandahan, pag meron kang gospel tracts, meron ka ng panimula na pang-catch ng kanyang attention, di ba? Free gospel tracts po,
Libreng babasahin, pwede ko bang ibahagi sa iyo yan? Pag natanggap niya na, pwede ko bang ibahagi sa iyo? Paliwanag ko lang sa iyo sa loob ng tatlo o limang minuto, higit pa, at ikaw lang ay makikinig. You see? So, dun pa lamang ay magkakaroon ka na ng opportunity na maibahagi sa tao yung salita ng Diyos. So, kung paano po natin itatanim sa tao, unang-una, kinakailangan po natin ng tracts. Alam niyo po, isang bagay yung blessing nang meron ka daladalang tracts palagi, no? Lalo-lalo na kami, mga nagmumotor po kami. Marami po dito, lalo sa lugar namin, marami pong checkpoints, no? Kung saan-saan, kahit araw, kahit gabi, hindi sila pumipili ng oras, may mga checkpoints. Okay? And ang kagandahan nun, pag meron kaming gospel tracts, pag nasita, of course, meron naman tayong ipapakita, no? na kasulatan. Ganun pa man, ang unang-unang nating ibinubungad sa kanila ay yung gospel tracts. And then by that, nakikilala nila, Christian ka pala, Baptist ka pala. Saan ka nag-church? Dito po. Oh. So, dun pa lamang nakikita nila at meron na silang good impression sa atin dahil nakikilala nila kaagad tayo na Kristiyano tayo. Kung bakit naman minsan ayaw nating magdala ng tracts kasi yun yung dahilan. Ayaw nating makilala na tayo ay Kristiyano. Ayaw nating makilala na Baptist tayo. Kaya minsan ni magdala ng gospel tracts ay hindi tayo nagdadala, no? Pero kung meron pagkakataon na makapagdala tayo ng gospel tracts, ay gawin natin na magdala tayo kasi yun ang bagay na magiging handa tayo. Kumbaga sa isang sundalo, hindi tayo basta-basta sasabak sa gera na wala tayong bala. Amen. Lagi tayong dala-dala, dapat natin lagi yung bala natin. Kung meron tayong baril, wag natin dadalhin yung baril na wala tayong bala. O dapat laging meron bala. So yun yung purpose ng gospel tracts. So at ano po ang gagawin po natin pag meron tayong dala-dala? Of course, hindi natin yan basta-basta dadalhin lang. Kundi kinakailangan saan man tayo magpunta, saan man tayo magtungo, kinakailangan meron tayong bakas. Alam niyo po, pagkalimbawa, nagso-soul winning po tayo, 'di ba? Pagka nag-i-area po tayo at nagso-soul winning, minsan kakatok tayo sa bahay tapos hindi tayo pagbubuksan o walang magbubukas sa atin. Magandang iwanan natin 'yun ng gospel tracts. Bakas natin 'yun, tatak natin 'yun na merong isang soul winner o mga soul winner na dumaan sa lugar na 'yan. Amen. So iwanan natin 'yan, leave a track with those we have met doon sa jeep or kaya sa bus na sinasakyan natin, no, yung katabi natin, maring ano ba naman yung iabot natin sa kanya yung gospel tracks, free gospel tracks, basahin mo habang bumibiyahe tayo. Eh kung gusto mo, kung hindi naman nakakaabala sa iyo, i-explain ko na rin sa iyo 'yan. O di ba? So habang bumibiyahe ka, habang papunta ka sa iyong trabaho, or kaya nasa trabaho ka, yung workmate mo gusto mong mabahagian ng salita ng Diyos, ay dahil meron kang gospel tracts, meron kang intro, meron ka ngayon pagkakataon na ibahagi sa kanila yung salita ng Diyos. Amen. All right? So, kinakailangan lahat ng dako bilang mananampalataya, kung meron tayong gospel tracts, kung meron mang available tayo nang babasahin, mag-iwan tayo ng bakas na galing diyan ang isang mananampalataya, galing diyan ang isang soul winner. Na merong soul winner na dumaan dyan sa lugar na yan. Merong soul winner na kumain dito sa restaurant na ito. Merong isang soul winner na sumakay sa jeep na to. Merong isang soul winner na sumakay sa bus na to. Merong isang soul winner na dumaan sa street na yan. Amen? So, laging isama natin yung gospel tracts kung sakasakali man na meron tayong ganyan. So, paano natin itatanim? Always make yourself available. No? Wag niyo kaya ang exhortation po ni Apostle Paul po sa atin is in season or out of season, preach the word, no? Kahit na sa panahon na hindi natin parang pakiramdam natin ay hindi tayo ayaw natin mag-share ng gospel, but we need to share the gospel in whatever situation we are because yan po ang responsibility na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Okay? Make ourselves always available to share the gospel. Kasi araw-araw, in our daily life, we have many people na na-encounter sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Diyan yung katrabaho natin, yung ka-office mate natin,
classmate natin, 'di ba? Andiyan yung mga kapitbahay natin, yung mga neighborhood natin. So, by that, meron tayong gospel tracts, ready tayo palagi. And then pagkatapos natin silang ma-invite, o pagtapos natin silang masharean, ang kasunod noon, i-invite natin sila. No? Paano natin sila i-invite? Pagkatapos natin silang bahagihan ng salita ng Diyos, make sure na kinakailangan para ipakita mo yung kaseryosuhan sa pag-i-invite sa kanya, isulat mo yung kanyang pangalan, yung kanyang contact number, and then kinakailangan kung ibibigay niyo sa iyo mga personal information niya para maipag-pray mo siya, yung mga gusto niyang ipanalangin, isama mo din para makita niya yung iyong sincerity. So yan yung ginagawa po namin, lalo na po sa pag-area. Yan po ang sistema ng pag-soul winning po namin. Pagka nag-share po kami, hindi namin isasama yung pangalan niya sa panalangin kasi pinagpipray po natin yan. Okay? Kasi sabi ko nga, ang Diyos, tayo ang nagtatanim, tayo ang nagdidilig, pero ang Diyos ang nagbibigay ng increase. Amen? So, after we share them the gospel, and after we invite them to the church, you know, kinakailangan, wag nating silang hayaan na pagka na-invite natin and then hahayaan na lang natin, pababayaan na lang natin. Dito na ngayon papasok yung kahalagahan ng follow-up and visitation. No? Kaya nga sa church natin, meron tayong programa ng follow-up and visitation dahil ayaw natin na hayaan yung mga tao na nakahang lang sila dyan, na sila ay save and then pababayaan na natin sila porque sila ay naligtas na. No? Hindi po. Ang church po ay ang programa ng Panginoon sa Great Commission, sabi doon, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them." So pagkatapos natin silang bahagihan ng salita ng Diyos, ano po ang kasunod? Baptism. So paano sila ibabaptize? Kinakailangan makarating sila sa church, makapakinig ng salita ng Diyos, and maunawaan nila yung tamang paghakbang sa pagsunod sa Panginoon, unang hakbang sa pagsunod sa Panginoon through water baptism. Eh, mapapansin niyo po sa mga umaatin po dito sa actual service natin, after our service, anong ginagawa sa mga bisita? Ang ginagawa sa mga bisita ay kinakausap sila, dinidil sila, nire-review salvation, and then after ng reviewing ng salvation, dinidil sila sa baptism. No? Ano po ang ginagawa natin? Bakit natin sila dinidil ng baptism? Yun ay kapahayagan ng pagtugon natin sa Great Commission. Okay? Yun po ay kapahayagan ng pagtugon natin sa Great Commission kasi hindi natin pinapabayaan ang tao na mahang lang sila sa salvation. Kundi ang kasunod nun, ituturo natin sila sa tamang hakbang sa pagsunod sa Panginoon, sa unang hakbang sa pagsunod sa Panginoon through water baptism. And then after that, yung hindi natin sila pinapahintulutan na matapos lang na sila idagdag ng Panginoon sa church, bagkos ay ang ginagawa po natin ay dinidisciple po natin sila. Doon na ngayon papasok yung discipleship. Amen? Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So yan po yung pangako ng Panginoon. Alright? So pagkatapos natin silang dalhin sa church, tuloy-tuloy yung ating pagpa-follow up. Hindi natin sila pinababayaan. Andun yung i-visit natin sila, i-follow, ipag-pray natin sila, i-fellowship natin sila, ipapanalangin natin sila. So yan po yung ginagawa po natin every time na tayo po ay naghahayag ng salita ng Diyos. Hindi natin sila pinababayaan na nakahang lang dyan. Ha? Pinababayaan natin sila na pinababayaan natin sila na hindi sila makapagpatuloy sa pananampalataya. So yun yung ginagawa po natin. Amen? Alright. So next step is kinakailangan paano tayo magsusow ng seed sa puso at isipan ng mga tao. Pagkatapos natin silang mahabahagian, of course, hindi tayo magtatapos sa isa lang. Hindi tayo matitenga sa isang tao lang. Kundi, ang gagawin po natin dyan ay kinakailangan tuloy-tuloy po yung ating pangangaral ng salita po ng Diyos. Sa paraan ng kung tawagin natin dyan ay dapat maging soul conscious po tayo. No? Yung pagiging soul conscious po mga kapatid ay kung saan tayo mapuntang lugar ay hindi natin pinapabayaan na wala tayong mabahagian na salita ng Diyos. Ando dun yung
yung pagiging soul conscious po natin sa paraan na kahit saan tayo magtungo ay tayo ay nag-win ng kaluluwa. Now, ask God to help us to become aware that everyone we meet is a soul that that will spend eternity somewhere, no? Ibig sabihin, kinakailangan saan man tayo magtungo kinakailangan maging soul conscious tayo na pag sino man ang mamimit natin na tao ay kinakailangan natin ibahagi sa kanila ang salita ng Diyos. All right? So yun po yung kinakailangan nating maging soul conscious po tayo. So at pagkatapos po natin silang pag tayo ay naging soul conscious, kahit saan tayo magpunta, hindi na mawawala sa atin yan kasi bahagi na yan ng buhay natin. Hindi na yan mawawala sa atin ang pagiging soul conscious. Ano po? Yung bang pag nakita mo yung tao, makakaramdam ka ng burden na ay itong taong ito mapapahamak to sa impyerno. Isang araw itong taong ito ay mapapahamak to sa dagat-dagatang apoy. So hindi mo ngayon papahintulutan na yung taong yan ay nakahalubilo mo, nakausap mo, and then lilipas yung pagkakataon at hindi mo na-share sa kanya yung salita ng Diyos. So yan po yung tinatawag na soul consciousness. Okay? So paano natin ito i-apply? So pag tayo po ay nagso-soul winning, ang pinaka-basic na information po pagdating sa pangaral ng salita ng Diyos, kinakailangan matutunan natin yung Romans Road. Alam niyo po yung Romans Road? Pag binasa niyo po yung tracts natin, nandiyan po nakalagay po yan. So this is a plan of salvation taken from the book of Romans in the New Testament. There are many other scriptures, bagamat may iba't ibang mga talata sa Bible na nagpapakita ng paraan ng kaligtasan, pero ang dito po sa book of Romans ay makikita natin dito, kaya nga tinatawag na Romans Road, iisang path na lang po siya. No, dire-dire pagpasok mo sa Romans chapter 3, tuloy-tuloy na po 'yun. Yung magkakasunod na chapters and verses, makikita niyo po diyan yung paraan para ang tao ay maligtas. Okay? Ito po yung panimula, magandang panimula po ito sa mga bagong gustong matuto mag-soul winning. Sa apat na scriptures, dito po natin makikita yung references ng ating salvation on how we can share them the gospel. Ang tawag dito ay Romans Road. Okay, saan tayo magsisimula? Magsisimula po tayo sa Romans chapter 3 verse number 23. Okay, sa dati pinapakabisado po sa amin yan eh. Nung kami po ay tinuturuan mag-soul winning, pinapakabisado po sa amin yan, yung verse na yan. Pagkatapos ng Romans chapter 3, kung kayo po ay nagte-take down notes, mas maganda. No? Pagkatapos po ng Romans chapter 3 verse 23, ang kasunod po niyan ay Romans chapter 6 verse 23. By the way, sa Romans chapter 3 verse 23, ang nakalagay po diyan is about the facts that we are sinner. No? Yan po ang katibayan na lahat tayo ay makasalanan. So bakit mahalaga na ipaliwanag natin sa tao at may reference tayo ng ibinabahagi natin sa tao na tayo ay makasalanan? Sapagkat may mga tao, ako po personally, may mga na-meet po ako na nung sinabi ko pong lahat tayo makasalanan, ina-offend sila eh. Ay, Brad, ako wala akong kasalanan ha. Ang iniisip kasi nilang kasalanan yung pumatay ka ng tao, nagnakaw ka, o kaya yung mga malaking, yung mga iniisip nila yung mga major na kasalanan. Pero hindi nila naisip na yung pagsisinungaling, pagtanim ng sama na loob ay kasalanan din. You see? Kaya nga, mahalaga na meron tayong reference para nang sa ganun, maging effective tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kasi may mga tao tayo mamimit na naninigurado o kaya nanunubok kung talagang alam ba natin yung sinasabi natin. So by this, magiging confident lalo tayo na ang sinasabi natin ay talagang salita po ng Diyos. Amen. Talagang nasa Bible. Wala, hindi tayo yung nanghuhula. Hindi natin sinishare lamang yung ating opinion, but it is the word of God. Amen. So, ito yung unang-unang bagay, no? Romans chapter 3 verse 23. Ang nakalagay po doon is for all have sinned and come short of the glory of God. Yan po yung talata na yan. Lahat tayo
ay makasalanan, di tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So pag yung mga verses na yan, nakabisado nyo po, alam nyo na po yung mga magkakasunod-sunod na verses na yan, madali na lang natin mai-explain sa tao yung paraan ng kaligtasan. Okay? So saan tayo magsisimula? Sa Romans Road, Book of Romans, Romans chapter 3, verse 23. Amen. Alright, another verse, yung kasunod po niyan, kasi apat lang po na verse, madali lang po kabisaduhin po ito. Pagkatapos po ng Romans chapter 3, verse 23, ang kasunod po niyan ay Romans chapter 6, verse 23. Yung Romans chapter 6, verse 23 naman, ay ang pinapahayag po diyan is the consequences of sin, ang kabayaran ng kasalanan. Okay, ano po sabi diyan? For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay? For the wages of sin is death. Pero may kasunod po 'yon. Actually, dito po pwede mo na 'yang diretsuhin sa Romans chapter 6 verse 23. Pero bago mo diretsuhin, ipaintindi mo muna sa taong kausap mo o sa sinisiran mo na bilang makasalanan, ang pagiging makasalanan ay may kabayaran. Alright? Ang kabayaran ng ating kasalanan, sabi ng Bible, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sa Bible, pag sinabi nating death is separation. Ngayon, karagdagang explanation na yan. Of course, para mas lalong maging maliwanag sa taong kausap mo kung ano ba yung pinag-uusapan ng death. Kasi baka iniisip niya, pag ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, baka matakot yun, baka biglang tumakbo yun kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Baka iniisip niya, baka siya ipapatayin kasi yun yung kabayaran ng kanyang kasalanan. No? So hindi po. So ipapaliwanag natin sa kanila na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Death means separation. Pag sinabing separation, pag sinabi natin death, na separation, may dalawang implication ng kamatayan. Ito po yung physical death at spiritual death. Yung physical death, yan po ay tumutukoy sa separation of the soul to the body, or from the body. Okay? Yung pagkahiwalay ng kaluluwa ng tao, yung totoong tao, mula sa katawan. Yan po yung physical death. And then yung spiritual death naman, na tinutukoy sa Romans chapter 6 verse 23 na for the wages of sin is death, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ang tinutukoy po diyan ay spiritual death. Nang ibig sabihin is separation of man from God. So pagkahiwalay ng totoong tao ng kaluluwa sa Diyos. Ibig sabihin, kapag ang tao napahiwalay sa Diyos, mapapahamak siya sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. So doon mo ngayon may papaliwanag, may ipapasok ngayon na ang consequence ng kasalanan o ng pagiging makasalanan ay kamatayan patungo sa impyerno. Na ang impyerno ay lugar ng kaparusahan na habang buhay ang tao ay mapaparusahan doon habang buhay, susunugin araw at gabi. So paghihingi siya ng mga supporting verses, of course, ibang talata na naman yon, bubuksan mo na naman yon. Pero commonly, lahat ng tao, alam nila yung impyerno. No, they have the knowledge about hell. No, kaya nga minsan ayaw na ng tao pag-usapan yun. Minsan may nakausap ako nung sinabi kong ang kabayaran ay kasalanan ay kamatayan sa impyerno, sabi, ay wag naman. Natakot agad, hindi pa nga namamatay. Oh, bagamat talaga nakakatakot ang impyerno, pero kaya nga natin binabahagi sa kanila para hindi na sila mapunta doon. Amen. So yun po yung burden na ating binabahagi. So una, nagsimula tayo sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ng tao ay makasalanan. And then pangalawa, yung Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan patungo sa impyerno. Pero may kasunod yung talata ng verse 23, yung buong verse, sabi doon, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Tandaan natin na may kabayaran ng kasalanan, ngunit sound. Ayun, nalobat po. Amen. All right. So, ngunit
Merong regalo ang Diyos sa atin. Ano yung regalo ng Diyos? Sabi ng Bible, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ngunit merong regalo ang Diyos sa atin. Ano yun? Buhay na walang hanggan. The gift of God is eternal life. Now, the eternal life is through the Lord Jesus Christ. May kabayaran ng kasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay dagat-dagatang apoy sa impyerno. Ngunit may regalo ang Diyos sa atin. Ano yung regalo ng Diyos? Buhay na walang hanggan. Sino ang magbibigay sa atin nun? O sino ang kanino manggagaling yung buhay na walang hanggan? Sabi ng Bible, through the Lord Jesus Christ. So dun ka ngayon papasok sa susunod na verse. Pagkatapos mo ma-explain yung Romans 3.23, yung Romans 6.23, ang kasunod naman po nun ay Romans chapter 5, verse number 8. So dito naman po ay pinapahayag yung katubusan or katugunan ng ating mga kasalanan. So dahil pinaliwanag sa Romans 3.23 yung katotohanan patungkol sa pagiging makasalanan po natin, at doon sa Romans 6.23 yung consequences ng pagiging makasalanan po natin. And then pagdating po dito sa Romans chapter 5 verse number 8, ipinapahayag po dito yung remedy for sin. Dito naman po ipinapakita yung solusyon at remedyo sa pagiging makasalanan at sa kabayaran ng kasalanan. Ano po sabi sa Romans chapter 5 verse number 8? But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. You see that? Ang sabi doon, ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan, no? Ipinahayag ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin, that but God commended His love toward us in that nung tayo ay makasalanan pa, ang Panginoong Jesucristo ay namatay para sa atin. Siya ay nabayubay sa krus, pinako siya sa krus, namatay, inilibing at muling nabuhay para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Alang-alang sa ating mga kasalanan. Ang Diyos na nagsakripisyo. Imbis na tayo magbabayad sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, ang Panginoong Jesucristo Jesus, ang Panginoong Jesucristo ay namatay, nabayubay sa krus, namatay, inilibing at muling nabuhay para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Amen? So, dun pa lamang, tatlong verses pa lamang, kumpleto na. Na-explain mo na yung pamamaraan ng salvation. And then, last verse. Okay? Last verses. Okay? Pagkatapos mo ngayon, maipaliwanag sa tao na ang remedyo sa kasalanan o sa kabayaran ng kasalanan ay ang Panginoong Jesucristo, ano po ngayon ang gagawin ng taong binabahagian natin? Ang gagawin niya ngayon is Romans chapter 10, verse number 9. Okay? Ang nakalagay po dyan sa Romans chapter 10, verse number 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. In verse number 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Yan po yung mga talata na magiging paraan ng tao para maligtas. Pagkatapos niyang ma-realize na siya'y makasalanan, pagkatapos niyang maunawaan ang kanyang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa impyerno, and pagkatapos niyang maunawaan na may nagbayad na ng kanyang kasalanan, ang paraan ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagtanggap sa Panginoong Jesucristo bilang sariling tagapagligtas sa pamamagitan ng panalangin. Sapagkat sabi sa Romans chapter 10 verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth. So kinakailangan i-confess ng iyong bibig at paniniwalaan ng iyong puso na si Kristo Jesus ay binuhay mula sa pangamatay, maliligtas tayo. Pag tayo ay nag-confess, anong paraan ng pag-confess? Sabi diyan sa verse 13, for whosoever shall call. Sino man ang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. So ngayon, dahil sa binahagi mo sa kanyang paraan ng kaligtasan, igagabay mo na ngayon siya sa panalangin. So ang paraan ng panalangin, meron tayong pattern diyan. Basta ang nilalaman ng panalangin, dalawang klase lang. Ano yun? Pagsisisi at pagtanggap. Pagsisisihan ng taong kausap mo, yung sinisiran mo, yung kanyang kasalanan or yung pagiging makasalanan, at tatanggapin niya ng buong puso ang Panginoong Jesucristo. Ngayon, hindi ikaw yung mananalangin para sa iyong kausap. Ang mananalangin ay yung mismong kausap mo. Ikaw lamang i-instrumento o tayo lamang instrumento para i-share sa kanya yung gospel, para igagabay natin siya. Tayo yung magiging guide, pero hindi tayo yung nananalangin para sa kanya. Siya mismo ang mananalangin sapagkat siya ang tatanggap sa Panginoon. Dahil ikaw bilang soul winner, tinanggap mo ng Panginoon.
So ang gagawin na lang natin, igagabay po natin siya sa panalangin. I-share natin yung paraan, ituturo natin sa kanya yung paraan ng paano ba yung tamang pagtanggap sa Panginoon, tamang pagtawag sa Panginoon. Now, mayroong mga kritiko, may mga nagsasabi lalo na ngayon, sa panahon natin ngayon, na hindi naniniwala sa sinner's prayer, na ang tao daw hindi maliligtas sa sinner's prayer. And tama naman talaga, hindi maliligtas sa sinner's prayer, kundi maliligtas sa pananampalataya sa pagtanggap sa Panginoong Jesucristo bilang sariling tagapagligtas. Ang panalangin ay kapahayagan na ikaw ay nananampalataya na sa Panginoon. Doon pa lamang sa Romans Road, may establish na sa tao yung kanyang pananampalataya sa Diyos. And then, i-confess niya na lang. Kaya nga sabi sa Romans chapter 10, verse number 9, Thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart. Kaya ngayon, yun yung nilalaman ng panalangin natin. Kaya nga, bago manalangin, lagi ko po sinasabi sa sinisharean ko po, bago tayo manalangin, seryosohin natin itong panalangin ito. Huwag ninyong gagawing biro-biro. Huwag ninyong katatawanan ng panalangin. Seryosohin natin dahil ang kakausapin natin ay ang Panginoon. At tatanggapin mo ang Panginoon ngayon sa buhay mo. So, yun po yung lagi ko pong sinasabi. Kaya ngayon, bago tayo manalangin, seryosohin po natin. Okay, so ngayon, ililid mo na ngayon siya sa panalangin. So, meron tayong tinuturo dito sa gospel tracts. Meron din na doon nakalagay na pattern ng panalangin para hindi sila, mamaya, pag sinabi mo, sige, mag-pray ka. Ang ipanalangin, abagi noong Maria. Baka ganun siya manalangin. Hindi ganun. Ang panalangin ay tatanggapin niya ng buong puso ang Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas at pagsisisihan niya ng buong puso ang kanyang pagiging makasalanan. Amen. So, yun po yung paraan ng pagsosolwining. Yan po yung tinatawag na Romans Road. And then, pagkatapos mo siyang i-guide sa panalangin, of course, re-reviewin mo siya ngayon. Okay? Sa review, doon na ngayon papasok. Tanungin mo siya, sino bang tinanggap mo? Sino tinanggap mo sa panalangin? Walang iba kundi si Jesus Christ. Tinanggap mo siya bilang ano? Sasabi niya bilang tagapagligtas. Kasi maliwanag sa kanya eh. Dahil naipaliwanag natin ng maigi sa kanya, mayroon pa tayong supporting verse. Hindi tayo nanghuhula, hindi tayo nag-share ng ating opinion, but we are sharing to them the Bible, the Word of God. Amen? And then maliwanag sa kanya, re-reviewin mo siya. Sino tinanggap mo? Si Jesus Christ. Tinanggap mo siya bilang tagapagligtas. Saan ka iniligtas? Sa dagat-dagatang apoy, sa impyerno. Ngayon kung niligtas ka na sa impyerno, saan ka natutungo? Sa langit. Amen? Napakasimple, napakaliwanag, napakadali. No? Madali lang po itong kabisaduhin, madali lang po itong unawain. Basta't ang importante po dito ay yung desire natin makapag-win, makapag-share. Kung hindi mo pa nararanasan mag-soul winning, ay you are missing a lot, brethren. No? Ano po? Pag hindi pa natin nararanasan mag-share ng gospel, pag hindi pa natin nararanasan mag-win ng kaluluwa, we are missing a lot. Marami tayong nami-miss sa buhay natin. Marami tayong hindi ma-enjoy sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Ngayon, ang criteria sa pangangaral ng salita ng Diyos, kagaya ng sinabi ko po sa inyo, hindi po dito pinag-uusapan kung matalino ka or college graduate ka, or kung ano yung skill mo, skillful ka ba. Ang pinag-uusapan natin dito is a willing heart at yung burden. Kaya nga mauna-una yung reasons why we share the gospel eh. Diba? Bakit tayo nagsishare ng gospel? Because we love souls. Amen? We have burden for souls. Ayaw natin silang mapahamak sa impyerno. Kaya nga, ganun na lang tayo ka-burden ng ating simbahan ay may programa sa soul winning. Hindi natin hinahayaan na ang mga tao ay mapahamak lang sa impyerno. No? Yun yung ginagawa ng ating simbahan. The heartbeat of the church is souls. No? We are winning people for souls for Christ. Kaya mapapansin niyo po from time to time, every Thursday, Thursday after Thursday, Saturday after Saturday, makikita niyo po yan na meron tayong mga nababahagyan ng salita ng Diyos. Of course, hindi lang napapako sa Thursday and Saturday. Daily in the temple, dapat may naliligtas. Araw-araw, dapat may naliligtas. Ngayon, kung araw-araw may naligtas, ibig sabihin, araw-araw, may mga soul winner na nag-win ng kaluluwa. Amen? So, yan po dapat ang maging puso ng bawat isa po sa atin. I hope na maliwanag po yung Romans Road po na yan. So, yan po ang topic natin ngayon, ang pinag-usapan natin ngayon is how we may sow the seed. Paano natin ito itatanim? Kung ang seed or incorruptible seed, which is the Word of God, ay kailangan maitanim sa puso ng tao, paano natin ito maitatanim? Sa pamamagitan ng
paraan na ibinahagi ko po sa itinuro ko po sa inyo ngayon. Okay? Yan pa rin po ay galing po sa salita ng Diyos. Yung pattern po natin, yung Romans Road, Romans 3:23, Romans 6:23, Romans 5:8, Romans 10:9-10, Romans 10:13, yan pong pattern na yan ay napaka-effective po niyan. Hanggang ngayon, wala pong kupas, wala pong tatalo sa salita ng Diyos. Kahit balik ta rin mo yan, yan pa rin ang kalalabasan. Salita pa rin ng Diyos yan, at ang patutunguhan yan ay kaligtasan ng taong makakapakinig. So all we need to do is be willing to be used by God. Amen? Be willing to be used by God sa larangan po ng paghahayag ng salita ng Diyos. At I hope na meron tayong natutunan ngayong umaga sa oras po na ito. Alright? So ngayon ay dito po natin muna natin iwawakasan sapagkat inabot na tayo ng time. Magamat late na tayo nagsimula, pero ganun pa man ay meron tayong napulot, meron tayong naunawaan at natutunan. At ang pinaka-the best po dyan sa mga natutunan po natin, hindi lang po natin ito ilalagay sa ating sa ating mind, sa ating puso, kundi i-apply po natin. No? The best part in receiving the Word of God is the application. That's the climax. The climax of receiving the Word of God is the application. Okay? So, sa lahat ng mga nakatune in sa ating ngayong umaga, my prayer is lahat po tayo maging soul winner. Amen? Walang age limit po dito. Walang requirements. Walang discrimination. No? Mapabata, matanda, kahit sino po ay pwedeng magbahagi ng salita ng Diyos. As long as meron tayong namimit sa paligid natin ng mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, ay ibahagi natin sa kanila ang salita ng Diyos. Ngayon, kung gusto pa natin lalo maging effective sa larangan ng paghuwi ng kaluluwa, ay nandito po ang simbahan, nandito po yung mga early leaders, nandito po yung ating pastor na willing na i-guide tayo para tayo ay lalo po maging ma-enjoy natin talaga yung buhay natin. Iba po ang kasiyahan ng taong nagsosoul winning. No, iba, napakasaya po na mag-share tayo ng gospel. Napakasarap mag-share ng gospel. Napakasaya na alam natin na pag nag-share tayo, napapasaya natin yung langit. Amen? I hope na maliwanag po ang ating pong napag-aralan ngayong umaga at ipagpapatuloy po natin ito bukas. So, dalawang step pa lang po yung napag-aralan po natin. Meron pang natitirang dalawang step on how we apply soul winning. Alright? So, maraming salamat po sa lahat ng ating mga nakapag-tune in sa ating programa ngayong umaga. Thank you for tuning in. Kaya, of course, kasama po natin si Nanay Raquel Rino sa lahat ng mga na-invite ni Nanay Raquel. Maraming salamat. Good morning po. Kay Ma'am Sonia Urculio, maraming salamat po, ma'am. At kay Sir Alan Valerio sa Rino's family, sa Valerio family, sa Urculio family, maraming salamat po. Kay Tatay Panoy, kay Sir Ali Ortega Marquez, yan, maraming salamat. Kay Sir Nardo Sabado, yan, maraming salamat po, Sir Nardo. Kay Sir Ivan Mendoza, yan, maraming salamat, Sir Ivan. At kay Ma'am Tang, maraming salamat. Kay Pastor Rick Belmonte, maraming salamat po. Kay Brother Evan, maraming salamat, Brother Evan. Kay Sir Terry Bryan Minding, thank you for watching, Sir Terry Bryan. And if Ma'am Susan are there, if she is watching with you, please tell her that we are thankful that you are a part of this church. Amen? Thank you po for watching din kay Sir Raymond Parafina and sa Parafina family. Maraming salamat sa Monte Virgen family. Maraming salamat po. Kay Sir Angelo Garilao, maraming salamat. Kay Sir Anthony Bubier, maraming salamat po. Bubier family, maraming salamat. Kay Ma'am Cecil Maupoy, Maupoy family, maraming salamat. Kung nandyan si Sir James, maraming salamat, Sir James. At ganun din po kay... Ayan. Nabanggit ko na po lahat. Amen. Alright, so I hope na maliwanag po ang mensahe sa ating ngayong umaga. Ipanalangin natin yung ating mga young people, no? Na naka-attend sa revival, no? Yung mga young people natin naka-attend sa revival, ipag-pray natin sila na yung kanilang desisyon na ginawa ay hindi nila ito laro-laruin, bagkos sila ito ay seryosohin po nila, at yung anumang kinumit nila desisyon sa Panginoon
ay magampanan po nila. So ipag-pray po natin, tuloy-tuloy po natin sama sa panalangin yung mga kabataan po natin na nagsuko ng buhay sa Panginoon. Alright, so maraming salamat po. And bago tayo magwakas, mananalangin muna tayo. Let's pray po. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Ama, sa natapos po namin programa sa umagang ito. Thank you for using us in your ministry, O God, and especially po sa pangaralang yung salita. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng pagkakataon na magamit ninyo sa paghahayag ng yung salita, Panginoon, hanggang sa inyong pumuling pagbabalik ay kami po yung madatnan niyo po na nagtatrabaho sa inyong ubasan, Panginoon. Salamat po sa pagmamahal niyo po sa amin. Salamat po sa provision. Salamat po sa pag-iingat, Panginoon. Gabayan niyo po ang inyo po mga anak saan man po sila naroroon, dito po sa aming bansa, sa loob at sa labas ng aming bansa, Panginoon. Salamat po sa pagmamahal niyo po sa amin. Ano man pong bahid ng kasalanan na nakasumpungan niyo po sa amin po sa isipan, patawarin niyo po kami. Binabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po at magkita-kita tayo ulit bukas, the same time and the same program. This is the key to success, the key for your growth from the Word of God. This is your host, Richie Lagos, serving you from Mondays to Saturdays. God bless us all, brethren. Keep safe and remember, we love you all. Yeah.
that's why.